Hello guys, this is Benji again, and ngayon lang ako nakapag-video, pasensya na po kayo, napaka-busy ko at the time, so, at nagpahinga rin ako sa pag-video. So ngayon, balik ako sa pag-video at gagawa ng content, and at nanood kami ni wifey ng Martyr and Murderer, diba? So, ito yung opinion ko or honest review ko sa movie ng Martyr and Murderer. So, spoiler alert! Kasi kung papanood ito, may spoilers na akong masasabi. So, dun sa movie ko. Hindi nyo pa napapanood, panood nyo muna bago panood ito, movie nito. Okay? So, ito yung honest review ko. So, yung honest review ko guys dito is yung history ng mga Marcoses at ng Aquino. Ano yung relationship ni Ninoy at ni Imelda. Yan. Kasi hindi naman ito nasasabi sa mga libro at sa mga media. Kasi laging sinasabi ng mga media at libro na masama ang martial law at masama ang Marcoses, diktador ang Marcoses. Walang kalayang pamamahayag ang panahon na yun at kalokohan yun. Dahil kasi may 1973 tayong constitution. So, pwede nyo na, please, stop it. Stop that information dissemination. Kalokohan yun sa akin. So, guys, sa mga millennial na nanonood ng, meron tayong 1973 Constitution. Hindi lang po sinunod ng ibang tao dyan. So, I don't want to say some names. So, yung pinakita dito, yung relationship ni Imelda at ni Ninoy. Nanliligaw pala si Ninoy kay Imelda at the time nung mistake siya. Wow! That's a big revelation for me. Diba? So, magkakilala na pala sila ni Imelda at ni Ninoy at the time. So, sorry, hindi gusto ni Imelda si Ninoy. Busted ka. Ibig sabihin niya. So, friendzone lang siya. Friendzone lang siya ni Imelda si Ninoy. Diba? Pinili niya si Ferdinand, which is a congressman. Diba? At sa kakasalagad, di ba? Yun yung nangyari. So, and pangalawa is the yung nag-meet na sila ng senator na si Ninoy at saka si presidente na si Marcos, which is yung parang nag-away sila sinabi yan, manluloko ka about the Jovita massacre. Balit lang yung portion na sinabi niya about the Jovita massacre. Kaso malaking nangyari doon kasi nag-ingay si Ninoy about Jovita massacre. Yung Jovita massacre is regarding about Malaysia. Meron tayong karapatan ng lupa sa Malaysia at the time. Parang gusto ni Marx kunin yung lupang yun kasi sa Pilipinas yun. So, nang-ingay si Ninoy. Para maging ano siya, di ba? Tapos ang tumulong sa pag-iingay, ang pag-dissemination ng information ay ang mga Lopezes. Okay. In history, yung mga Lopezes, sino yung mga Lopezes? Yung may-ari ng Channel 2. Hindi ngayon yung Channel 2 ngayon, ha? Yung dating may-ari ng Channel 2 frequency. Di ba? Yung ABS-CBN ngayon. Di ba? Okay, guys. So sinasabi ng fake news yung ibang vloggers. Yung pala, nung panahon ni Ferdinand Marcos, ginagamit yung fake news nila para sa kanilang manok, si Ninoy Aquino. So, sikat na pala ang paggawa ng fake news, guys. Di ba? Di ba? Di ba? So, gulat tayo doon, di ba, na about regarding Jovita Massacre. Ang kumalit pala talaga yung mga Lopezes sa tumulong. So, nasa history yun. Na-research ni Daryl Yap yun. May mga researcher siya. Hindi naman pwedeng sasabihin ng Jesus script. Which is true. Nangyari yun. So, nangyayari pala yung fake news sa ganyang, sa history pa lang yun. Wala pang internet na yun, guys. Ang ginagamit yung fake news na yun. Diba? Yun yung one revelation na sinabi. Hindi ko alam yun. Yung ang tumulong ang mga Lopezes sa pag-disseminate ng Jovita massacre. Sa mga dyaryo, sa mga sa TV. Kaya umama, kaya pala umama ng Channel 2 dahil because of the Aquinos. Truth for truth. Ayan. Kaya wala na silang power. Diba?
wala silang ano, privilege. So, yun pa yung nagulit ako. Tapos yung pangatlo is yung perception ni Cory Aquino kay Ninoy. Diba? May sinabi siyang word eh. Yung unchabalant ba yun? Yun. I forgot the word. Sobrang lalim ng vocabulary na sinabi ni Aquino na sa Times Magazine yun, guys. Na ano siya eh, ang meaning yun na siya yung nakakataas. Tapos, siya yung hindi siya pwedeng itaasan. Tapos, he never believes in family planning. And hindi siya pwede, hindi, dapat siya yung mataas na klase na tao. Hindi siya pwede magpapaba. So, nakita na natin yung ugali ni, ano, yung mindset ni Ninoy Aquino. Diba? Diba? Tapos si Ninoy pa, may video din na nilabas na, and siya rin yung nag-support ng NPA. Which the National Democratic Front nung panahon na yun. Ngayon, NPA na sila. So, yung legacy ni Aquino, ni Ninoy Aquino. Pero 1986 pala, lumakas ang mga NPA under the Aquino administration. Diba? So, masaklap yung nangyari sa atin noong 1986, guys. Hindi yung, for me, naghirap eh. Naghirap ang bansa. Hindi promogreso. Diba? So, yun yung nangyari doon. Puro kaguluhan, di ba? Yan. Tapos, ano pa yung conversation nila ni Imelda at ni Ninoy. Kasi nag-usap pa sila last time eh. Before ni warning ni Imelda, si Ninoy na huwag ka umuwi. May papatay sa inyo. I don't know, meron akong conspiracy theory na ang pumatay sa kanya is si Cory. Kasi parang, ano eh, set up na eh, guys eh. Yun, for me. Kasi, bakit ako uwi? Alam kong papatayin na ako. Tapos uuwi ako. Para, kasi ang gusto ni Ninoy, parang, kahit mamatay ako, basta bumaksak ka lang, Ferdinand Marcos. Bumaksak ang mga Marcoses kahit mamatay ako. Parang, guys, napaka makasarili niya. Sobrang makasarili si Ninoy. Sobrang parang ano na siya, obsessed kay sa pagbaksak ng Marcoses. Obsessed siya, sobrang obsessed. Yun yung nakikita ko doon kasi winarnigan na, may death threat na siya, di ba? Saka nakakatawa doon, tinulungan pa siya ni Marcos eh, pumunta sa ibang bansa, nagpagaling, everything. Tapos ito yung ano mo sa taong tumulong sa iyo. Kaya nga yung storya ni yung pagdidebate nila ng mag-ama si Christine Reyes at saka ni Cesar o si Amy sa kasi Ferdinand, sabi nga parang talagang yung dalawa nag-away, bakit ka sobrang mabay sa away mo, ganyan-ganyan. Tapos yung sinabi niya yung term na, oh, mamamatay akong tao. Which is, yes, pumayag siya, mamamatay akong tao. Dahil kasi sundalo siya. Marami siyang pinatay nung sundalo siya. Diba? Nasabi niya yun. Diba, guys? Kaso, martir si Marcos. Kasi martir siya sa bayan. Kahit ano yung pinagbabato sa kanya, hindi siya lumaban eh. Hindi siya lumaban. Kasi isang salita niya, pwede niyang bombahin yung heads eh. At that time, guys, yung kay Fabian Bear. Kasi ibibigay siya na ng option na bombahin na natin tong heads ah. Bombahin na natin tong krami para wala nang gulo. Isang oo lang ni Marcos, patay yung nag-welga doon sa heads ah, guys, at that time. Kasi hindi yan sinabi ni Marcos. So, sino kaya yung martir at saka yung magbarag dyan? Diba? Diba, guys? Kaya nabahala.
Ay, ano ba alam mag-side dyan? For me, alam ko na sino. Diba? And one of the na gusto ko talaga yung naiyak ako talaga yung pinaalis siya si Amy sa poder nila sa Hawaii. Parang protekta ni Ferdinand si Amy. Kasi gagamitin si Amy sa evidence against sa ama niya. Kaya tinago siya sa parang pinatago siya sa Morocco. Kaya parang ang sakit yun, di ba? Yung mamamatay niya yung ama mo tapos hindi mo makikita, di ba? Na kahit sa huling hininga andun siya sa ano sa tabi niya, kaso andun siya sa telo mo, umiiyak siya dahil nga, tapos sabi I love you papa, ganun. Ang sakit, nakakaiyak, sobrang nakakaiyak yung scene na yun, na hindi mo ma-imagine guys na yun yung mangyayari sa magiging sa ama mo, di ba? So yun yung aking yun yung masakit na maririnig mo yun na wala ka sa tabi ng mahal mo sa buhay, kung yung last breath niya. Yun yung nakakaiyak tong guys, sobra talaga. So ito guys, sana kasi nakakatawa lang siya na isama to sa history. Kasi ito'y kwento ng mga Marcoses. Side nila eh. Kasi yung sa history natin, yung sinasayang pangit ang Mang Sherlock, magandang EDSA, bayani si Ninoy, diktador si Marcos. Kailangan baguhin yan guys, dahil hindi totoo pala yan. Ano lang yan, propaganda nila. Kailangan baguhin nila yan. Diba? At saka the way they treat the person, yung nag-sacrifice ayon sa bansa, may ginawang pangstruktura, may ginawang mga project, and everything. So, yun yung ating dapat isarang-arang natin yun. Isama natin. Yun. So, guys, yun lang ang aking honest review, guys. So, please like and share and subscribe sa aking videos, sa aking channel para mag-grow ito. So, don't forget to press the bell button. So, maraming salamat and see you to the next video, guys. So, bye for now! Thank you so much for watching. See you again on my next video.